again, DA52 guys. Ganun tayo, another client. So, gawin natin, check in, scan tayo. Wala kami, tama. Tapos minsan nag-stack up yung PPS, itong gumamit ako ng tools na ganito para hindi natin matanda. So, makikita nyo guys, lalabas dito yung ground. Palang araw guys, meron tayong another client na ang problema is yung nagbuburo-buro o yung parang hingal, kinakapos sa paghinga yung makina na nagkukos ng pag-shut off ng engine. So especially kung mag-turn on tayo ng AC compressor, talagang malakas yung vibration niya. So ito po yung K6A DA52 W na engine, tsaka DA63, DA64 na scrum, transformer, minivan, at with my turbo guys, same lang sila, lost mechanism. Okay, so tulungan nyo ko guys, samahan nyo ko paano natin na maiayos yung kanyang sistema. Okay, so tara, let's go. Ang gagawin natin, Suzuki na DA52W. Okay, so ano ba yung rason bakit kailangan natin maglagay ng dial lamp? Kasi kung makikita nyo guys, nagbuburo-buro o namamatay yung makina during on ng AC. So tingnan nyo guys yung yung under ng makina. So bubuksan ko yung aircon, buksan natin. Pakinggan nyo mabuti yung under ng makina, buksan natin aircon. Yan, i-on ko ha. Yan, i-abay mo. Sige, pinakalit. Accelerate. Okay, ganyan ha. Okay guys, ayan na, ilang tayo. Ayun, ganyan nyo ba? So, naka-on siya guys ang aircon. Pagkakas natin guys, apakan yung accelerator. Yung pakiramdaman nyo mabuti. Ayan o, puro-puro na siya. Wala na sa power na maganda. So, nagsisinok-sinok. Sinisinok guys yung kanyang mechanism. So ito yung aming problem, parang nagsha-shut off yung kanyang IACB sa ilalim. Ayun o, narinig nyo, gumagano, parang humahalik. So ayun o, pangyayari yung hindi. Tapos namamatay, may konti, nagbabibrate yung makina. Walang magandang idle. So ang gawin na ito, lilinisan ko itong mismo kanyang mechanism, tanggalin ko ito. Lilinisan itong IACB. Linisan to, bakasin siya. Okay, yun ang problema na karamihan ng mga Suzuki na transformer, mga PI. So samahan nyo ko guys sa simpleng tutorial. So simulan na natin, tara, let's go. Okay, so gawin natin, check in, scan tayo. So kailangan meron kayong tools na Ansel GP700, yan. Ito kasi yung tumatanggap ng mga multi-cab scrum. So ito yung kailangan mong gamitin guys para ma-address mo yung malaman mo yung issue sa loob. Okay? So tara, scan tayo guys. Hanapin natin yung port. Ayun ang port. Ayun o. Bingo, huli ka. So yan din magsasalpak. So salpak natin. Hirap pa. Ayun o, hirap. Hirap talaga, basta mag-isa ka lang. Ah, wait lang guys. Balik ako, ikabit ko muna. Ang hirap. Okay, so ayan na. Ano natin? Makabit na. So yun, kung muna yung susi. Yun natin yung susi para serbol. Tapos, on position. Okay. Magana yung fan. Yan. So, ayan na, nakikita nyo. Nagre-reading na siya. So, ang gawin natin, select brand tayo. Okay. So, medyo malabo. Ayan. Patayin ko kayang light. Wait lang guys ah. Yun. Kaya ba? Mabasa ba? Okay. Sige, let's start. So, select brand tayo guys. Mali, exit tayo. Yun, ano ba to? Daihatsu ba to? Suzuki ba to? Mali. Wait lang ha, mali yung hawak ko eh. Hirapan ako ha.
Ayun. So, select tayo. Select brand. Ilaw na tayo, guys. Matilim. Ayan. Silaw. Select brand. Okay. Okay. Toyota, Honda. Ayan, lalabas yan, oh. Hanapin natin yung Suzuki, Mazda, Nissan, Suzuki. Okay, enter. Okay, so communication, please waiting. Okay, mag-read fault codes tayo, guys. Enter. Ayan, enter natin. So, no fault codes. Ayan. So, ibig sabihin, wala siyang code na lumalabas. So, ibig sabihin, walang problema yung electrical system niya. Kasi nga, walang issue. So, ang punto nito, kung ba't siya nagaburo-buro, either hindi siya makahinga, o sobra hangin, o sobra krudo, pero yung gasolina o fuel, ibig sabihin, pag sobra yan, ibig sabihin, ang issue may problema. So, pag ganito, ang issue nito is vacuum leak. Okay, so, yun ang una natin gagawin. Yung vacuum leak niya, medyo tricky. Okay, so, ang gawin natin ngayon, guys. Ayan, kita nyo to. So, ang original niya is ito. Ayan. So, hindi na siya gumagana. Tumutunog na siya. Tsaka, pag hinigup mo, wala nang pasok. Lumulusot na lang yung, ano niya, hangin. So, ang tawag dito, PCB. Okay. So, ginawa namin, nagpalit ako naman ito. So, same lang din. Pinandar natin kanina. Hindi ko na nabidyohan. Same issue pa rin. Mahina yung pasok niya. Pag naka-idle ka, naka-minor ka, ibig sabihin, hindi niya kayang bigyan ng supply ng hangin. Kasi nga barado pa rin. Pero pag naka-high RPM ka, okay na siya. May hangin na siyang supply, malakas. Okay, so ang gagawin natin, bumili kami ng bago, ito na yun. Yan, pag tawag yan, pag naka-minor ka, malakas na yung pasok ng hangin. So equal na. Ngayon, pag once nga mag-RPM ka naman, mas malakas yung open ng hangin. So ang gagawin natin, ito ipapalit natin dito. Yan, pag nakabit ko na to, guys, balik tayo once nga umandar na siya. Para malaman natin kung ano yung magiging sistema. Okay? So, hindi pa ako nagkakabit. Hindi ako nagkakabit ng idle lap kasi inano ko muna yung lahat ng linya ng vacuum niya. So, ito na yung find out ko na may problema yung kanyang PCB. So, kaya nagabuburo-buro. Kaya kanina halos mamatay yung makina kasi nga kulang ng hangin. Okay? So, balik ako, guys. Ipapasok ko muna ito tapos mamaya konti. Balik natin ito. Okay? Okay. So, ayan na, guys. Nagkabit na ako ng bagong PCB. So, maganda na yung flow ng kanyang loob. Kasi pag hinihinigup mo yung hangin, kahit kapiranggot na hininga lang, nakakapasok na siya. Ngayon, pag humigup ka naman ng malakas na higup, talagang mas malakas din yung buwelo. Okay? So, ngayon, ang nangyari kasi dito sa luma niya, ito, pag hinigup mo, kailangan mo ng buwelo higup para mag-open, so which is hindi tama. Tapos minsan, nag-stack up, kaya namamatay yung kanang yung makina. Okay? Na-check natin yung engine scan, okay na siya. Wala nang problema. Nag-vacuum leak na tayo lahat ng hoses, nagpalit na ako. Oh, ito matigas na ito. So pinalitan ko, bago na rin yung PCB, okay na rin. So ngayon dito na lang ako mag electrical system lang tayo para sure ball talaga makuha natin yung usapin. Kasi may pag tumok-tumok, guys, maghuhula-hula, palit ka ng sensor, malaki ang gasos. Okay, so isa-isahin ko muna siya, guys. I-reading ko muna lahat. Pag na-reading ko na, babalik ako ng konti. Okay? So, kailangan natin muna ng i-general diagnose yung kanyang electrical system. At least nakuha na natin yung, nakuha natin mechanical, tinira na natin PCB, palitan natin ng hose. So, ang gawin natin is yung voltahe niya na mismo naman ang gawin natin tirahin. Okay? So, magda-diagnose tayo, guys, ng electrical. So, ayan. Ready na natin. So, kailangan meron kayong mga tools. Ayan, oh. So, mare-reading dito, guys, yung voltahe. Hindi makita, ano, 0.0 volts. Ngayon, pag tinusok mo yan sa ground, try natin, ano mangyayari. So, ibig sabihin 0.0 volts, ibig sabihin kulay green, ground yan siya. Okay, so ngayon, test na natin ito, guys, para makuha natin yung issue. Okay, so continuation, guys, nakuha natin yung reading. So, same na lang reading, press lang sila, positive, tapos isang ground, tsaka isang sender papuntang computer. So okay naman siya, wala nang problema. Ito rin okay, same lang din. Okay, ayan, oh. So mare-reading dito, guys, yung voltahe. Hindi makita, ayan, oh. 0.0 volts.
Ngayon, pag tinusok mo yan sa ground, try natin. Ano mangyayari? So, ibig sabihin, 0.0 volts. Ibig sabihin, kulay green, ground yan siya. Okay? So, ngayon, test na natin ito, guys, para makuha natin yung issue. Okay? Unahin ko muna itest itong TPS, itong tawag yan, itong pressure switch sensor, tapos TPS, throttle position sensor, tapos yung kanyang IECB, okay, o intake air control valve. So, siya magkocontrol ng RPM na malakas o mahina. Ito, yan na mabibigay na accelerate, guys, sa computer. Sender para malaman ng computer na kailangan niya na mag-inject ng fuel na ganun karami ang volume. Okay? So, idadiagnose mo natin yan isa-isa para makuha natin kung ano talaga yung voltahe, bakit namamatay yung engine once na mag-aircon tayo. Okay? So, ito lang yung kulang natin. Okay? So, gumamit ako ng tools na ganito para hindi natin magtanggal. So, makikita nyo, guys, lalabas dito yung ground. Ayan, oh. So, G. So, ground siya. Ito naman. Sorry. Ayan, ilan siya? 12.4. So, ibig sabihin, positive yan. Galing sa battery. Ito naman. So, 10 volts. Minsan nawawala. So, ibig sabihin, controlled by ECM yan. Nakita nyo? Ano? So, yan yung sender na galing kay computer. Okay, so, pagkatapos na ititirahin, ito na naman. Ito, tsaka hanggang doon sa dulo, guys. So, balik ako pag natapos ko na. Okay, so dito tayo sa pressure switch sensor. So, tingnan mo yung reading, guys. So, 2.23. So, ayan. 2.23. Tama yan. So, sagaling sa ECM yan. Ito, ground. Ito, 5.0 volt. Ibig sabihin, 5 tsaka 3 volts. Ito, mismo wala na siyang direct sa battery. So, puro lang siyang galing sa ECM. So, okay, gumagana yan. So, dito naman tayo sa kabila, sa kanyang TPS. At tingnan nyo, guys, ha, iaangat ko yung RPM. Dito kayo mag-accelerate. Tingnan mo yung dito, 0-0. So, pag inangat natin, yung TPS niya lalaro na. Ayan, o. Oh. Kita nyo, 1.2, 1.3. Isin yun, oh, nag-RPM siya ng kusa. Ayan, o. Oh. Picture mo ba? Picture yung pinakaubos. Hala, o. Oh. Picture, yan. Yeah. So, ibig sabihin, naglalaro siya hanggang mag-set up siya ng 3.9 to 3.8 volts. So, ibig sabihin, pag in-off mo, wala na siyang function. Diba? So, pag in-RPM mo, ang ECM mag-accelerate. Late nga lang siya. So, okay yon. Dito, ganun din. So, automatic ground siya. Ito naman, 5 volts galing sa ECM. Saan ba yun? Ayun, 5 volts. Grounded siya. Ayun, 5 volts. Picture blood. So, ibig sabihin, okay to. Okay, naglalaro. Ito, tsaka okay. Okay, meaning to say, guys, okay yung mechanism ng valve train, yung kanyang TPS, yung cost ng low power at ng natatawag na. Okay, so ang gagawin natin ngayon, guys, tatanggalin ko ngayon yung kanyang IECB. So, ibig sabihin, okay yung kanyang IECB sa kanyang linya, yung voltahe, okay yung reading. Ang problema is yung mechanism, yung mechanical system mismo ng IECB sensor. So, yun ang gagawin natin. So, tatanggalin ko yun, guys. Babaklasin natin para makita nyo naman kung ano yung main function, kung paano gagana at hindi gumagana yung kanyang IECB. Okay? So, yun ang gagawin natin ngayon. Sige, let's start. Okay, guys. So, ang ginawa ko muna, nilinisan ko muna ito. Inanggal ko na ito. Nilinisan ko yung lahat ng sensor niya. Ito yung kanyang tatawag na pressure sensor. Ito naman yung TPS. Ito naman yung kanyang IECB. So, kanina, pagpa-under natin, tawag niya na parang sumisinok-sinok. Ibig sabihin, mahina yung ikot ng IECB niya. Yung power, yung pressure ng hangin, yung pasok ng hangin papunta dito, mahina. Kasi, tawag niya na hindi siya ganong umiikot. Yung nung nilinisan na natin, medyo okay yung plane. Okay na ngayon. Check na natin, papanda natin mamaya ang konti. Halimbawa kung ano mangyayari. Okay? So, medyo okay na. Malinis na yung IECB niya, guys. Ayan yan, o. IECB, ito rin. Tinanggalan ko na rin ito ng dumi. Dahil maraming dumi nakabara dyan. So, ito yung pressure switch. Saan yung magre-reading kung ano yung pressure na makapasok na hangin mula sa labas. Okay, yung TPS, malinis na rin yan. Nakaset up rin yan, guys. Okay, so yun ang mga tira na ginawa. Okay, guys. Ito na talaga yung final na nakuha natin problema. Ang problema nito is yung kanyang IECB.
kasi kanina lahat ginawa na natin mula pa kahapon hanggang gabi, ginabi na ako. Until now, ngayon ko talaga siya nakuha, guys. Kasi ang problema nito, walang fault code, walang check engine na lumalabas. Ngayon, ang ginawa ko man-to-man. And then ngayon, ang ginawa ko naman is isa-isa talaga sensor. Tinistingan ko talaga mabuti. Ngayon, nalaman na natin, na-find out natin na ang main issue is yung kanyang ICB. Okay? So, check natin kung paano siya gumagana at hindi siya gumagana. So, previously, nakita na natin yung problema. Ang problema talaga is yung kanyang ICB. Okay, so ito nga yung nangyari. Tingnan natin kung paano siya malalaman na sira siya. Okay, so kailangan ito, gumagalaw to. Pag hindi yan gumalaw, ibig sabihin sira yan. Okay, so yan ang malumano na labanan. Pero ang tanong dyan, kasi nga sira siya, pero ba't hindi na-detect ni ECM? So ibig sabihin, yung ECM niya, hindi sa kanya to. Dahil chap-chap to eh. So fault code, walang fault code mapapabasa. Always meron. Meron siyang problema, meron siyang naka-on yung check engine na walang indicator light, pero sira yung ito. So, ibig sabihin, kasi nga conversion to, iba-iba yung parts sa kanya, mahalaga umandar lang, walang fault code, para masabi mo na okay yung makina, pero problema ito, hindi matrace ni ECM. Okay? Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano siya gumagana na hindi ginagamitin ng scanner. So unang-una, saksak mo susi. Yan. So naka-on position, tingnan natin na i-on ko. Dapat gagalaw siya, guys. Kita nyo? So ayan, gagalaw 'yan. Ayun. So pag gumalaw siya, ibig sabihin okay siya. So ngayon, ang gagawin naman natin, papakita ko ulit sa inyo yung isang ICB na hindi siya gumagalaw. So i-on ko ulit last. Ayun, dapat gumagalaw siya. Yan, sabi-sabihin, gumagana ito. Okay? So, kunin natin yung sila mga ECB, guys, na hindi gumagana. So, ang gagawin ko ngayon, i-actual test natin. So, kung paano natin na malalaman kung ECB niya sira. Kasi check engine na natin, wala siyang fault code. At yung pressure naman ng kanyang fuel pump, nawawala-wala. Tapos ngayon, ang ECB naman niya, check natin kung gumagana ba o hindi sa actual test. Okay, so sige daw, start mo daw, Brad. Start lang? Ay, on lang. Dapat gagalaw tong ano to. Hindi gumalaw. Ha? Ulit. Off. On. Ulit. On. So, hindi nga gumagalaw. Sige pa. On. Una. Okay, sige. On. Off. On. Off. On. Okay, sira nga. Sige, fire. Okay, so na-find out natin na may problema talaga yung lumang kanyang ICB. So kailangan ito is for subject for replacement nito. So dito naglalaro yung kanyang minor. So once na may problema yung ICB, ang nangyayari hindi siya nakakalaro ng maayos. Kaya nangyayari, nanginginig at nangangatog at tawag niya yung nagbuburo-buro, almost mamatay na yung engine dahil hindi nag-open close ng maayos yung kanyang ICB sensor. So yun ang mga basic pointers, guys, sa mga ganito mga sistema. So sa lahat ng mga big eye na engine na K6A, so ito yung karamihan na pinapalitan dito yung kanyang ICB. So dapat aware kayo dito, guys, especially sa mga sensor na ito, dahil ito talaga yung mostly yung nasisira. So marami nang ginagawa yung mechanic na overhaul na, pero ang problema ay sa electrical ang main issue. Okay, so ang gagawin natin ay itetest natin ng digital multitester. Okay, so ito na, guys, setup na natin yung mechanism niya. So gamit tayo ng digital. So babasahin natin yung kanyang system. Try natin yung yun. Okay, so check natin yung ano niya, guys, mechanism niya, kung okay ba siya. Kung ilang voltahe. Ito yung gumagana. Ay, ito yung hindi pala gumagana, sorry. So tingnan natin yung reading, guys. Ito ka. Wait, bigla. Hirapan ako kung mag-isa eh. Ilang yan, mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers. So, ayan siya, pila, gano, ilan. So, 5.3. So, 5.2. So, ayan. Ayan, ito yung sira.
try naman natin tong bagong bili. Hindi siya bagong bili, surplus pa rin siya, pero may function siya. Malaman natin ngayon yan. Baliktad. So, 5.3 ohms. 4.7. 4.7. So, ibig sabihin... Okay, so ngayon guys, na find out natin na may problema talaga yung kanyang sensor in terms sa kanyang resistance, okay, sa ohms. So makikita nyo yung reading nung gumagana is nasa mga 5 ohms pataas, and then yung hindi naman gumagana is na mga 4 pababa. So ibig sabihin may problema talaga yung kanyang IECB. So ang gagawin natin ngayon guys, makikita nyo naman sa reading talaga nga may problema. So dun pa lang, sa dami-dami na ginawa natin, almost halos mahalongkat na natin buong electrical system niya. So at least nakuha nyo yung basic pointers kung paano siya titirahin. Yun mahalaga dun guys, kung paano magkakaroon ng idea kung paano yung siya yayariin. Okay? So ang gagawin natin guys, almost dada naman tayo, alam na natin yung nangyari. So ikakabit ko na itong mechanism, and then lahat ikakabit ko na pati yung kanyang setup, and then papaandar niya natin yung mamaya makina. Okay? So sige. Okay, so ayan na yung sistema. Nakabitan natin yung PCB. So bago na siya. Bago na yung hose. Wala nang leak. So wala nang rason para hindi siya makahigop ng saktong hangin. Saka control niya ng reading niya ni pressure switch. Okay? So susuki ito na DA63, DA52W, o DA64. Almost same lang sila. Nagkakadiferensya lang sa mga numbering. Pero halos same lang sila ng mechanism ng engine guys. So ayan, at tinalihan ko yung kanyang TPS. Okay na yung kanyang IAC, IECB. Ayun po, yung IECB. Ayan, so dapat alam nyo yan. Mga kamultigap, mga katransformer. Scram, Big Eye, Minivan ito. Ayan, so yun ang mechanism nya. So, bago na yan. Ito, okay na ito. Wala na itong leak. Okay na yan. So, okay. So, padali natin. Ayan. So, yun yung under nya guys. Saka MRPN. Okay naman. Tapos, walang aircon. May mag-aircon tayo. Okay. So, hindi nagbago. RPM na. Bago. Oh. Ah, sorry. Ah, tama no. Easy. So, hindi na nagbago yung RPM guys. So, yun na yun. So, okay. So, shout out sa lahat. Okay guys, so ayan na guys, mandor na unit guys, kaibig masyado. Okay na, so at least nakakuha na natin yung sistema. So ayan na yung unit, yehey, mandor na. So tapos na siya. Okay, so sino ang tumira? Brad, kumusta ka? Shout out mga timperador guys, si Brad Ping. Okay, so yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa para laging subaybay sa ating YouTube channel na Carsling TV. So God bless ninyo sa lahat, sa lahat. So shout out sa lahat ng mekaniko, sa lahat ng banggitang mekaniko, sa mga bagong mekaniko, sa mga unit owner, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating FB page, Carsling Auto Repair Shop. So yun lang, maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel, share, comment, and God bless. Bye bye, see you.